upgrading is intentional. You must make a decision. Pastor, gusto ko nang lumago. Ayoko na maging baby. Ayoko na yung lagi pa akong tinetext, minimessage para lang umaten. Nanaising ko na, no? Nanaising ko na na umatend ng OPM, magbasa ng Bible. Gusto kong lumago. Intentional ito, mga kapatid. Hindi ito mangyayari dahil pinilit ka lamang. Kailangan ikaw mismo, personal, mag-desisyon ka na, Lord, gusto ko pong magkaroon ng mas malalim na relationship sa iyo. Gusto kong mag-upgrade na ikaw imarinig ko sa Christian life ko from baby to childhood into adulthood, Lord. Kailangan intentional to. Alam mo, pag sinabing intentional, talagang may determination involved. Di ba, example, mag-gym ka. Gusto mo magpalaki ng katawan. Gusto mo alam mo yun? Gusto mo mag-lose ng weight. Kailangan intentional. Hindi pwedeng bubusalan nila yung bibig mo, itatali nila yung kamay mo para hindi ka kumain. Kailangan ikaw mismo, mag-decision ka na. Hindi ako mag-rise ngayon. Nasa atin yun, meron tayong will. May self-will na gusto kong pumayat, kaya gusto ko na ayoko nang kumain ng kanin muna. Magbabawas ako. Nasa iyo po yung desisyon. Ganun din sa pag-upgrade natin ng relationship natin kay Lord. Kailangan mag-desisyon tayo. Pag pupunta ka ng gym, hindi pwedeng, alam mo yun, hindi lalaki yung katawan mo, yung muscle mo, kung hindi mo bubuhatin. Hindi ka kukuha ng bakal, bubuhatin yun. Kailangan talaga, didesisyonan mo ito eh. Lord, ayoko na po maging sanggol sa pananampalataya. Ayoko na po ng pa-absent, Lord God. Gusto ko po ma-perfect itong attendance ko, Lord God. August, simula ng series, upgrade, gagawin ko na ito. Hindi ako absent, Lord. And it will be intentional para sa ating lahat. Kailangan yun yung maunawaan mo. Hindi siya mangyayari na dahil pinilit ka, dahil may someone na talagang gusto kang lumago at siya ay nagpalago sa'yo. Kung ayaw mo talagang lumago, nasa iyo yun eh. Pero I pray in Jesus' name na piliin mo.